Pag may si Madam, tingin naman pa order. Ayun na nga. Siyempre, pag-usapan natin ensimada. So, ensimada ang pag-usapan natin. Hindi kasi nga ho, meron ho ditong nirereklamo yung ilang vloggers. Ganito nangyari. Ganito, ganito siste, ganito kwento, ha? Nagkaroon ng pagpupulong ang mga supporter ni Marcos, ha? So, merong inimbitahan nila yung mga vloggers. Okay? Itong nakakatawa. Kasi akala nila, tulad nung kay Pangulong Duterte, naalala nyo kay Pangulong Duterte nung mga pagpasko, doon ho sa may very intimate, hindi ho formal. Kasi nga, it's getting to know PRRD. Hindi yung mag-i-speech lang, tapos gano'n. Actually, hindi nga, doon nga sa Christmas party ng mga vloggers, hindi nga nag-speech halos si PRRD doon eh. More on, nagkakanta-kantahan lang. Kasi nga, it's a meet and greet Christmas parang celebration with the vlogger. So ito ho'y pinapasalamatan ng ating mga vloggers, mga ganyan. Okay, so nangyari nga yan, diba? Naalala nyo nung panahon ni PRRD kung saan inimbitahan itong mga vloggers. At diba ang Simo ka pa nga ang parang pinaka pinuno doon na inayos yung mga vloggers na event. Tapos may, diba doon pa nga yung nagreklamo yung isang pilingerong vlogger na keso, pag hindi nyo ako tinabi, kito kay Pangulong Duterte, magwawala ako, babanatan ko yan, araw-arawin ko yan. Yung nag-threaten ng ganun kay PRRD, may ganun eh. may tiradang ganun. Eh, hanggang sabi na nga ni Senator Bongo, kasi ni-report naman ni Moka yung kay Senator Bongo. Ang sabi na nga ni Senator Bongo, sige na nga, bigay mo na nga yung ano ko, yung upuan ko sa kanya. Kasi dun sa table, round table, nandun lang yung mga official ng PCOO at saka syempre si SBG. Pero dahil nga feeling nitong vlogger na ito, itong kataas-taasang vlogger na feelingero, na siya ang merong karapatan na umupo katabi ni PRRD. And eventually, sige, pinagbigyan yung vlogger na yun. At itong tumabi, ang binulong pala naman, nag-a-apply. Walang niyang yan. Nag-a-apply lang palang appointment kung pwede ma-appoint daw siya. Pambirang buhay. Ano po? So, yun ang nangyari, di ba? So, ngayon, meron din ganito. Merong sister ngayon na mga vloggers naman na imbitahan yung mga nag-away-away na vlogger. Actually, lahat po sila na supposedly invited. Pero yung isa doon, hindi na ho sumali. Dahil sabi niya, napaplastikan siya. Yun, no? Ensimada. Alam ba, kuya, trending to ngayon, ensimada? Hindi mo alam? O, ito, ensimada, oh. O, di ba? Oh. Ito nga yung simada na to. Eh, nagkaroon daw ng event. Okay. Nagulat pa nga daw yung iba kasi akala nila intimate with PBBM. Okay, mga vloggers, ganyan-ganyan. Yung pala, may mga invited na hindi naman sa ayaw nila makisama doon. Kaya lang siyempre iba yung intimate eh. Pagka-intimate, pwede mong kausapin, pwede kayong magkwentuhan, pwede kayong ganun, supposedly. Eh, may mga invited pa pala na hindi taga, sabihin, hindi ho mga vloggers, mga supporters. So, ang dami pala nila. So, sobrang dami nila. Hindi na nila masyado nakakausap si PBBM. Nakita lang nila, parang ganun. Tapos, nagreklamo sila kasi lunch yun, supposedly. Lunch. Okay? Ang hinain sa kanila ay ensimada. Yung una, bago daw yung ensimada, may appetizer. Anong tawag doon? Yung basta yung parang croissant. Yan. Tapos nung lunchtime na, ensimada na daw. Pambihirang buhay ito. Sabi nga nung isang nakausap ko, hindi naman siya nagre-reklamo sila. Kaya lang, matik na yun, di ba? Lahat naman ng Christmas party, kahit man lang chicken, spaghetti, tapos kanin, ayos na eh. Kasi nga, lunch eh. Diba? Lunch. Okay, so dapat, makainin man lang ng... Hindi naman kailangan bonggam-bonggam, may palitsyo, may pabaka. Hindi naman ho ganun ang usapan. Sabi ko nga, eh, baka naman kasi ensimada ng ano yan, Diamond Hotel, di ba? Yung masarap na ensimada. Sabi ko,
Kaya nga ako, this time ako magpapa-party. Imbitahan ko kaya yung mga vloggers, no? Pero hindi ensimada ang aking ihahain sa kanila. Isaw. Hindi naman ako nagre-reklamo daw sila. Kaya lang, lunch yun eh. Nagpakain naman ng kanin. Siguro ka kanin, chicken joy, pwede na eh. Diba? Eh, hindi, ensimada daw. Ito masama. Ito ang pinaka-nire-reklamo nila. Noong gabi, nagkaroon ng event para naman sa Malacañang Press Cartel o Malacañang Press Corps. This time, buffet. Hindi ensimada, buffet ho. So doon talaga nag-trigger at nagalit yung mga ibang mga supporter ni PBBM. Kasi itong mga press, itong mga media, sabi nila ha, during the election, grabe naman ho ang pambabatikos kay PBBM. Tapos nung nanalo, yun pa ang kasi remember this is the first Christmas ni PBBM. Yun pa daw ang talagang binonggang-bonggang pinasalamatan. Diba? So doon sila nainis. Hindi naman siya nagde-demand sila. Kaya lang, okay na eh. Kung hari, ensimada lang talaga magagawa ng Malacañang eh. Pero nung yung media na ang naandoon, yun, buffet na. At ang kinasasama nila na loob, naramdaman nila na parang ginamit lang sila. So, magandang ang title nito, Marcos, User. Naku, pambirang buhay eh. Pag yun ang tinitle natin dito, kung ano-ano na naman naiisip yun. Iba. Hindi, kasi yun ang feeling nila, user eh. Ginamit lang daw itong mga... Kasi ganito, siste. Ang nire-reklamo nila, kayo ha, kayo ang tingnan ninyo kung valid yung kanilang reklamo ng mga vlogger ni Marcos. Nung kailangan sila, during the campaign, sila ang special kay PBBM. Sila ang special sa family ng mga Marcos kasi sila yung nangampanya. Ngayon daw na hindi na kailangan kasi nga po, panalo na si PBBM, hindi na sila kailangan. At ang kailangan na nila ngayong bulahin ay itong mga media para maganda yung image na ilalabas. Yun na ngayon ang binibigyan ng attention. Nagigets nyo? So, ngayon, ang feeling nila dahil hindi na kailangan ng mga vlogger, yung media na binigyan ng attention, dating tuloy sa kanila, user na user. Diba? Sabihin, ginamit ho sila ng mga Marcos. Sabi ko nga, hindi na kayo nadala eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Yan ang hirap sa inyo. Hindi na ho kayo dinala. Nadala. Eto nga eh. Meron pa nga si Sas na ano eh. Na post. Sabi ko nga. Sabi ko. Tapos sumirit pa nga ako dun sa post niya. Sabi ko. Ano, sabihin ko na ba? Kasi sabi niya sa post niya. Ito, wait lang ha. Ito. Oh, friend na uli kami ni Sas. In-unblock niya na ako. Salamat naman, ha? Sabi dito, wait lang, ha? Eto, ayan, yan, yan. Sabi niya, pinost niya yung picture ni PRRD nung yung nagpunta sila doon. Yung meet and greet na nakipagkulitan sa presidente, tinratong maayos sa meet and greet. Nakaupo kayo sa isang lamesa dahil nag-i-enjoy siyang kausap kami at nakikitang talaga siya. Pina-extend niya hanggang makaabot na kami ng kwarto niya sa Malacañang. Ang sarap ng feeling ko, hindi katinratong token lang. All happened in one... Ayan, all happened in one day. He answered all our candid questions from Dilima, Leni to foreign policy. Oh, diba? Yun yung sinabi ni... May mga humihirit na naman doon. Huwag nyo kasing ano eh, inakumpara. Bakit nyo naman kinakumpara? At. Iyak-iyak na yung mga tanso doon eh. Sabi naman itong, humirit na ako doon. Nasa gamit ko yung personal account ko. Sabihin ko na ba Sas? Kasi may biro ang kami niya ni Sas pag nagkikita kami. Oo, ginaganon niya ako. Oo. Nababasa ko yung nasa isip mo. So sabi ko wala eh, wala talaga eh. Pag wala sa puso, yung malasakit at
parang napipilitan lang, eh, talaga namang, ano, talaga namang, wala, walang, walang, ano, wala hong, walang malasakit ang dating puno. Diba? Mahahalata po yun sa tao. Lalabas talaga eh. Yung kanilang, kanila pong, empathy ba tawag doon? Hindi natin masabi. Puso, wala sa puso, di ba? Lalabas at lalabas yan. Pag yung ginamit ka lang, alam mo yun? Alam niyo yan, sigurado ako, marami kayong kaibigan na ganyan. Lalo na yung mga nangungutang na kaibigan nyo. Ang bait-bait, di ba? Ang bait-bait pagka kailangan kayo, pag may, lalo na pag Pasko. Daming bumabait pag Pasko eh. Di ba? Sa pagpasko, dami hong nagiging manggagamit. Bakit? Kasi nga, pag alam nilang re-regaluhan mo sila, at alam nilang ninong mo sila, di ba? Talagang gagamitin ka. Wait lang.